So tayo po ay nag-umpisa ng maaga para makuha natin ng hanggang maaari isang oras lang. Ano dahil sa init ng panahon, sinabi natin noong nakaraan, iplian lang natin po yung ating paksa. At ito po ang talinghaga ng mabuting Samaritano. Papansin po natin na nakikita natin ito kahit sa pang-araw-araw nating pagbubuhay na may mga tao talaga na mabuti ang kalooban at tumutulong sa kanyang kapwa. So ang mabuting Samaritano ay kadalasang ginagamit sa isang tao upang inarawan ang isang taong tumutulong sa mga nangangailangan. Lagi po natin maririnig yan. Ano po? Kung sa gobyerno may mga nagbibigay sila ng reward, may nagsusuli ng mga naiwan, diba? Sa taxi o kung saan man, yan ay mga mabubuting Samaritano na maganda ang kalooban. Ano po? At dito sa kwento na ito, magre-reflect ito sa bawat isa sa atin kung paano tayo tumugon sa pangangailangan ng ating mga kapwa sa usapin ng pagiging mahabaging loob. Ito ay nagmula sa isang talinghaga na ikinuwento ng Panginoong Jesus upang ipakita ng isang mabuting kapwa ay maawain at tumutulong sa iba anuman ang lahi nito o pinagmulan. Kasi baka na sa ating mga kumbaga pag-iisip, ang kapwa natin yung mga kapwa mananampalataya lang. Pagdating sa labas, hindi na natin sila kapwa kasi hindi naman natin sila members. So hindi po ganun. Ang kapwa ay tumutukoy sa lahat ng uri ng tao na ang sabi diyan, anuman ang lahi nito o pinagmulan. Yun yung ating kapwa. Kaya sasalamin ito sa ating pangaraw-araw na pamumuhay kung paano tayo tumugon sa ating mga kapwa na anuman ang lahi o pinagmulan nito. Ano po? Yan nga ay ang mabuting Samaritano. At ito, alam na ito ng mga kids, ng mga teens ang kwento nito. Kaya dahil dun sa ating mga pinapaksa na talinghaga, kasama ito sa ating pag-aaralan. Ang talinghaga ng mabuting Samaritano ay kinuwento ni Jesus. Isang Hudyo ang naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Habang naglalakbay, binakawan siya, binugbog at iniwang halos patay na sa daan. So ito yung eksena na maaaring alam ng mga holdaper na yan na maraming dumadaan doon sa Jerusalem papuntang Jericho kasi yung iba ay sasamba mula sa Jericho, may sasamba sa Jerusalem at yun ay maliwanag na daanan ng mga tao. Alam naman natin kapag may mga holdaper o magnanakaw, alam ka naman pumesto yan sa patayang tao. Siyempre, sa mga matataong lugar, kagaya ng bridge dyan, halimbawa lang po, yung bridge dyan, ano, dinadaanan ng mga tao. So marami dyan pwedeng tumambay, pwedeng mag-snatch. So ganito yung sitwasyon na ikinukwento ng ating Panginoong Yesus. Nakaabang yung mga yan. Ano, para mangulimbat, magnakaw, at manakit ng kapwa. Yan hindi na bago sa panahon natin ngayon, maraming ganyan. Isang Hudyong saserdote ang nakakita sa kanya sa daan. Pagkatapos may dumaan din isang Hudyong leader ng relihiyon. Doon sa sitwasyon na yon, nasubukan ang dalawang tao, isang pari at isang lewita, na sabi ay nagsisimba, kagaya ng mga pari na humahawak ng Biblia. Pero bakit ganun? Bakit nilampasan yung nakahandusay ng tao? Ano ang meron doon? Yung isa naman, ang sabi ay lewita. So ito ay kasama din sa mga sa Israel na naglilingkod sa tunay na Diyos, pero nilampasan nila yung taong nangangailangan ng tulong. Kahit nakalahi nila ang mandalakbay, pareho silang hindi huminto para tulungan ang lalaki. Dalawa yung dumaan. Ano ang meron? Ano? At bakit ayaw nilang tulungan? Pwedeng sabihin nila, ayokong madam. Ganon. O kaya naman, bahala ka dyan. Iyon. No? Ano ang pumapasok sa isip ng dalawang dumaan? Pagkatapos isang lalaki na iba ang lahi ang dumaan doon, isa siyang Samaritano. Naawa siya sa mandalakbay, kaya ginamot niya ang mga sugat nito. Babasahin natin yung talata, kaya inunan natin ng konti yung paliwanag. So ayan siya. Pakikita natin sa panahon noon na ginagamit yung anak, yung langis, para panggamot. Ano po?
Dinala niya ito sa isang bahay tuluyan at inilagaan doon kinabukasan. Binayaran niya ang may-ari ng bahay tuluyan para alagaan ang manlalakbay at nangakong babayaran niya anumang magastos pa nito. Hindi lang doon sa pagsaklolo niya doon sa taong nakahandusay na ginamot niya, kundi talagang pinaalagaan pa niya. Gano'ng kabuti ang kalooban ng taong ito na isang Samaritano. Ang mga Samaritano po, ano yan? Half Jew, half Gentiles. Hindi kagaya nung dalawang dumaan na literal na Hudyo. Parehong Hudyo, saserdote, levita, na parang walang pakialam doon sa kapwa Hudyo nakahandusay. Dapat kauwi nila yun, di ba? Tutulungan nila. Pero itong isa na walang connection doon sa isa na nakahandusay, bukod sa pinaalagaan niya, ginamot pa niya yung sugat, apang magbabayad pa. No? Ang tindi ng saloobin ito. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa mga nag-aakala ng mga kanahi at karelihiyon lang nila ang mga kapwa nila. May mga ganong thinking tayo na pagdating sa iba, dali tayo. Hindi ka naman namin member. May ganon. No? So, yun pala ay mali. No? Dahil ang kapwa natin, walang sinisino, walang pinipili. Kahit pa tayo ay mga Pilipino, kung yan ang Amerikano na nangangailangan ng tulong o yan isang Bombay o anuman, ay dapat pala tulungan. Gusto ang ituro ni Jesus sa taong nagtatanong sa kanya. May nagtatanong kasi, titignan natin yung kwento mamaya. Na isang tagapagtanggol ng kautusan. Ayan na, ayan, lumabas na. So kaya may parable, may talinghaga, kasi nakikita ng ating Panginoong Jesus, nandun yung mga Pariseo at mga Saduceo na matitigas ang loob. Kaya may talinghaga. Ayan na naman, no? Gustong ituro ni Jesus sa taong nagtatanong sa kanya ng isang tagapagtanggol ng kautusan na ito na ang kanyang kapwa at hindi lang ang mga kalahi niya ng Hudyo. Ang sabi sa Galatia 6:10, bago natin masahin, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. So, lahat, general, ano ho? Mostly, ayan ha, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, meron pala mga tao na mabuti lang sa kanilang kapwa-tao, pero doon sa kapatid sa pananampalataya, hindi pala mabuti. So, pangit pala yun. Kung nakilala kong maging mabuti ka sa lahat ng tao, lalo na, sabi, sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ipapakita natin yung kagandahang loob. Ayon naman sa Mateo 5:44-45, datapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo yung nagsisikusik. Ito yung pinakamahirap na talata sa mga Kristiyano. Alin? Yung pag-ibig sa kaaway. 45. Kung kayo maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. So hindi pala natin pwedeng sunuhin ng Diyos. Na, Panginoon, mababait naman kami. Kami lang yung panigan mo, yung masasama, patayin mo na. Ay, hindi pala ganun. Bakit? Patasan Diyos eh. Ayan o. Upang kayo maging mga anak ng inyong ama na nasa langit. Bakit? Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw, nagbibigay siya ng pag-asa sa masasama at sa mabubuti. At nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Nagbibigay ng biyaya sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Bakit ganon? Dahil ang Diyos ay mapagpahinuhod, hindi niya ibig na ang lahat ay mapahama, kundi ang lahat magsipag-sisi. Ano? Mali yung thinking ng iba na pumapabor lang sa mga Kristiyano sa huling araw, ang Diyos. At yung masasama ay hindi na inaaruga ng Diyos. Pero makikita natin sa talata sa 45, patas ang Diyos eh. Ayaw niya na may mayroong mapunta sa impyerno. Ang gusto niya lahat maligtas. Ayon sa unang Timoteo. Ano po? Kaya may pag-asa pa ang ibang tao para pagsisihan ng kanilang mga kasalanan. Pakinggan natin ang kwento ng talinghaga ng mabuting Samaritano. Ito ay napakagandang istorya na may i-apply natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay paano tayo tumugon sa bawat kapwa.